Every day we escape, losing all of our faith. We can't live this way. Feel me slowly fade away. Another 25-minute drive papuntang Bacolod, and then we are there already, mga parekos. And pag ando na tayo, try natin na kumain kung saan man mas kung saan may masarap na ano na manok, kasi sabi daw nila sa Bacolod daw makikita at makakain ang pinakamasarap na manok. So try natin yan, mga parekos. Let's go again. So ayun, mga pare ko, andito na tayo sa The Ruins. And before, right before kayo pwede mag-enter, sa may entrance po. So may 300 pesos po for consumable, and then 100 for adult, and then down below. So ayun, pasok tayo, mga pare ko. So first time natin pumunta dito. And di ko alam kung sa pictures ko lang po nakikita yung mga photos dito. So di ko alam kung ano nga i-expect natin, but ayun. Yun lang naman. So saan nga ba? Di ko alam kung saan tayo pupunta, mga parekos. Sobrang ganda ng lugar. Talagang yung 100 pesos mo, sulit na sulit, is because the place is very well maintained. Kita nyo naman po kung gaano. The grass is trimmed. Uy, yun, may fish pan sa gitna. And may pa music si Mayor. Okay, ayun. Sobrang linis ng lugar. Ay, ayun. So, ayun pala yung bahay doon. Yan, kita nyo ba? So, yun po. Yan, may pa-music si Mayor. Thank you.
So ayun mga kumpare ko, kahapon pa po nung pumunta ako ng Negros, ay pumunta ako ng Canlaon, nakita ko na po yung parang may taga Cebu talaga na ano, kasi yung NMAX niya may tatak na ano, talagang TH815, alam niyo na po kung sino ang may-ari niyan, di ba? Sir Bump, napunta ho yung apparel nyo dito sa ano, sa Canlaon, tsaka dito sa Bacolod. Ano pangalan mo, bro? Junel. Eh, kasama yung kasintahan. Ano yung pangalan mo, madam? Juti. Ayan. So, magkasama, nagdi-date po sila ngayon. So, parati ko po silang nadadaanan pag may pupuntahan kaming tourist spot. And then, ayun. So, andito na naman sa The Ruins. Pupunta ka ng kuwan, bro? Ng kapwestuhan? Oo. Tapos na o pupunta pa lang? Bukas. Ayun. So, from Cebu. Ayun. Yes. Cebu represent. Ano, i-shoutout mo na rin yung grupo mo, bro. Shoutout pala sa Mio Sulay Nation sa Cebu chapter. Yun. Ayos. Salamat, bro. Thank you. Right safe. So, ayun mga kumpare ko. Papasok na ho tayo sa The Ruins. My very first time po na pumunta dito. So, tignan natin kung anong meron dito. Tinatawag pala nila itong The Taj Mahal of Negros. The reason why Taj Mahal of Negros yung tawag nila mga kumpare ko is because kung alam nyo po ang history ng Taj Mahal, alam nyo kung malalaman nyo rin kung bakit naging Taj Mahal ito. And check nyo lang po sa Google kasi di ko rin masyadong alam yung main reason eh. And alam ko pero hindi ko masyadong ma-explain. So check nyo lang sa Google mga kumpare ko. So mga photos of celebrities and well-renowned people po andito. And mga covers po ng magazines or newspaper. Yan po yung nakalagay dito. So, ayan. Hindi ko masyado alam yung reason behind the history of this mga kapare ko. But you can check it out pag sa Google. Sobrang alam na ng tao. Sobrang alam na ng Google kung ano talaga ang history dito. So, kaya na lang po mag-search. Yun, so first time ko po dito. Check na lang po natin yung lugar. Parang ito yung mga may-ari ng The Ruins. So sa loob ng The Ruins mga kapare ko, is kita nyo naman po na may souvenir shop po sila. So pag gusto nyo bumili ng mga pang-souvenir, yan, dyan lang po. Dito po sa loob talaga ng mansion po. Currently, umuulan and mukha natin hindi na may tsura. Mukha po ba ito? So, this is a 4-day straight of riding and enjoying Negros mga pare. Ito yung mukha nyo. Pero huwag nyo nang pansinin yan. Yung pansinin nyo na lang po kung gaano kaganda yung lugar. So mga pare ko, sa 4 na araw po dito sa Negros, dito pa talaga ako naabutan ng ulan sa Bacolod. Eh sayang, pwede sana tayong magpunta doon, pero yun na nga, yun, malakas yung ulan. But basically mga pare ko, yung pwede nyong gawin dito sa loob ng The Ruins is that, yun nga, check nyo yung history right in front of the yung entrance po, makita nyo po kung yung history, yung mga taong pumunta dito, tsaka a little background of the place and also kung sino ang may-ari. Nandyan po, pwede po kayong i-tour ng may mga tao dito, pwede kayong empleyado dito. Tsaka may malaki po silang garden. Aside from what we have, yung pinuntahan natin kanina, ayan po, may fountain po sila dyan. And I think right there, andun po, is a restaurant. So pwede rin purin kayong kumain doon, but I think that's a very social na restaurant. So dito sa loob pwede kayong mag picture
Yan, yan yung mga currently ginagawa ng mga taong pumupunta dito. Nakikita nyo naman po, picture. May mga bata pwede maglaro. Very child-friendly. Wala namang hazardous dito kasi parang yung mga yung structural integrity, yan yung mga pillars, yung kisa, may bago na yung kisa, may di na talaga yung original. I think that's not the original one ng mga Oparikois. Para na rin ho sa safety ng mga pumupunta dito. And yun, tinanggal nila lahat yung pwede mabungagsak. And I think ito po, yung maligay. Ito po, saka yung mga pillars. I think that's a very, yung structural integrity naman nila is 100% naman po. So, ayan. So, basically the place, walang appliances. Aside from those things na hindi ko na sinabi, yun lang yung pwede nyo gawin dito. And, yun, may malaking garden po sila. Yung nakapalibot na lugar sa garden nila, sobrang laki. So, pwede po kayong takbo-takbuhan dyan. And may lugar po kung pwede mag-stay yung mga visitors andyan. But yun na nga, umuulan na malakas. So punta muna tayo sa loob. So, ayun, bagyang tumila ang ulan at andito po tayo sa harap po ng the ruins. Ito po yung kalakhan ng mansion po. So, kita nyo po sa likod. Just a brief background po to. Pinagawa po ito para sa isang asawa and then sinunod. And then yan. Na naging ruins. So isa ito sa pinaka pinupuntahan ng mga turista dito sa Bacolod City. And the next one will be Campuestuhan Highlands, mga kaparikos, which is pupuntahan natin right after this. But right now enjoy nyo po kung gaano kaganda yung mansion. The ruins po here in Bacolod City. Dito rin sa the ruins, pwede ho kayong mag-book para sa kasal or any events po. Ginawa din po nila ito, pinaganda para na rin po sa mga gustong mag-set ng events. Kasi yung lugar, mga kapare ko, is a very fit po sa mga naglalakihang mga events. Kita nyo naman po yung bakura nila, front lawn or anong tawag dyan. Yan. So sobrang laki po. So, yan na po ang ating vlog dito sa The Ruins, mga kapare ko. Pumunta naman po tayo sa Campuestuhan Highlands kasi bahagyang tumila na yung ulan. And it's very best na para pumunta na doon.